Hello, 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 Katrinis, and again. At dahil pasok ka na, hello, hello, hello muna tayo sa ating Brigada Eskwela. At dahil meron akong Junakis na magkikinde na yung pasokan, eto tayo sa paaralan at nagtatrabaho. At dahil nga ayaw magpaiwan ng batang makulit na ito, itsinama namin sa kanyang paaralan. At para hindi rin manibago kapag nag-start na yung kanyang klase. At syempre dahil bawal mapagod si Mami, si Daddy muna magbibrigada. Pinaputulong pala ni Ma'am sa amin yung mga excess na paan ng mga mesa na para sa mga bata. At syempre, nadala ko yung aking bulinggit, siya na yung pinatmesuran na kung ano kababa yung kanilang mesa. Kinabawasan nga pala ito ng kanilang teacher kasi daw medyo maliliit yung mga estudyante niya ngayong pasukan. At syempre, kasama na doon yung aking Junakis. Super cute kasi. Pero wag ka, small but terrible yan. Go Daddy! At syempre, dahil malapit na yung ating pasukan, bibili na tayo ng kanilang mga gamit. Ayaw ko kasing pumili kapag rush hour na. Bukod sa mahirap na, masyadong mahal yung mga gamit kapag rush hour na. Kaya kapag pera na kayong naitabi, mas mabuting bumili ng mas maaga. At syempre, sinama ko na nga ulit yung aking bulinggit para din mag-enjoy. Ang mga kakailangan nyo naman ng ating anak, tatlong perasong notebooks, lapis, gunting, watercolor, and construction paper, crayons, and glue. Kaya yan yung aming hahanapin ngayon. Ayan, dito kami ngayon sa mga crayons at kung pili kami ng kung anong mas magandang bibili nyo. Marami ba? O yung malakihan? O yung konti? Pero tingin ko mas magandang bilhin yung malalaki kasi hindi siya madaling maputol. Pero nakita yun ng anak ko yung isang box ng Crayola na marami siyang colors. Kaya tinignan lang namin. Pero dahil si Mami ang masusunod, mas gusto ko yung malakihan. Yung jumbo pa. Ay! Chesh! Eto na nga. Ayaw pa niyang umalis dyan sa mga colors. Thank you nga rin pala sa aming ever-supportive tita, Miss Queen Red. Bukod sa aking Junakis, meron pa kaming kapatid na lalaki na faith na siya yung pasukan, kaya binigyan din namin siya yung kanyang mga gamit pang pala.
wala yung mga pilihin na yung pasukan, nagmahala na sila. Mabuti pa nga yung mga school supplies, nagmahala na ikaw. Kailan ka niya mamahalin? Asos! Kaya na nga, may kinuha yung aking anak ng isang pencil case. Eh sabi ko naman, wag na siyang bumili ng pencil case kasi nakabili na ako dati. Hindi niya nagamit, kaya ngayon, kikinder na, eh magagamit niya na yun. At saka bunga tong anak ko, kinder pa lang, eh gusto nang gumamit ng ball pen. Ayan, kaya bumili na din ako. At tinatry na nga niya, magana. Gusto na rin nga niya yung kulay purple. Kasi daw, pang Little Pony. Mahilig kasi to sa Little Pony. Alam niyo yun, yung mga kabayo na may sungay. Parang favorite unicorn. Unicorn yun. At saka colorful. Yan yung palagi niyang pinapanood sa TV. Ayan, binili na nga namin. Hindi naman ako masyadong madamot na nanay. Kapag kaya ko, eh pipili natin. Pero kapag wala naman tayong kayang binhin yung gamit na gusto ng ating anak, eh anak, pagpasensyahan muna ha. Mabait din naman kasi yung anak ko. Eh kapag hindi ni mama kayang binhin yan, eh okay na sa kanya. Hindi siya nagtatantrum sa gaya na ibang bata. Palagi ko kasing sinasabi sa kanya na kapag meron siyang gusto, eh, tignan muna ni mama kung kaya niyang bilhin. Pero kung hindi namin kaya ng papa niya, eh, okay lang daw sa kanya. Importante, mahal namin siya. Ay, siya na all! Meron nga yung alkansya sa bahay. Sabi niya, yung mga niririgalo na pera ng kanyang mga ninong-ninang, doon niya nilalagay. Kasi kapag meron siyang gusto, mabibili niya kapag walang pera si mama at papa. Ganyan kabait yung baby ko. Siya niya all! Konting tips lang ha, kapag gusto natin magkaanak, huwag padalos-dalos. Isa-isa lang muna, yung tipong kaya nating bilhin yung mga gusto nila. Siyempre bilang nanay, sasakit mo naman yung tim mo kapag mayroong gusto yung anak mo na hindi mo ma-decide. Mas mabuting paghandaan ang magkapamilya. Baka sabihin nyo, parang sinira ako ha. Hindi naman kami mayaman. Parang nakaluwag-luwag lang. Ganun. And minsan, kapag wala rin kami, to the rescue yung nanay ko. Siyempre, kapag may ibinigay, kunin mo na lang. Blessing din yan, mga marsh. Hindi rin naman ako nang hihingi sa nanay ko na pangbili ng mga gamit ng anak ko, sadyang kagustuhan ng talaga ng kanyang lola na magbigay sa kanyang ako. Kaya tayong mga anak na mayroong nanay na ganyan, magpasalamat tayo kasi hindi tayo nito pinababayaan kahit na sariling pamilya na tayo. Ay sus! Palagi nga kami nag-aaway niyan pero mahal niya ako. At eto na nga, school supplies lang yung ating pinag-uusapan. Napagpad yung batang bulingit dito sa toy. At ayan na nga, nag-shopping galore na siya. Lumalapad na naman ang mga mata ng patang to. At syempre, pinigilan ko siya dahil yung aming perang dala para lamang sa ating school supplies. Pero alam niyo ba kung ano ang sinabi sa akin? Mama, pilihin mo na lang to. Babayaran na lang kita pag uwi natin. May pera naman ako doon sa piggy bank ko. O diba? Ang galing, magaling.
Ayan na nga, kuha niya na yung naruan na gusto niya. Happy eh? Happy na? Asos! At pinagmadali ko na nga sa pagbili ng school supplies yung ate ko. Kasi kapag tumagal pa kami dito, baka ubusin yung sinakis ko yung mga tindang laruan. Charot! Ewan ko ba dito sa ate ko na pinapasok-pasok niya pa yung bata dito sa laruan? Eto na nga, meron siya nagustuhan na isang toy castle. Kaya lang, tada! Sa presyong 809 and 9 lang yung meron kami. Asus! Kaya sabi ko, pag-ipunan niya kung gusto niyang bilhin. Dahil mabait siya, okay mama! Minadali ko na nga at tumalis na kami doon para iwas din tayo. Alam niya sa sobrang bait ng anak ko, hindi ba nakalabas yung baby brother niya, bibilang niya daw ng dinosaur na toys na yan. Siya niya, Koy! At syempre matapos yung masusing paghahanap ng ating kailangan, bayad-bayad na tayo. Enjoy na nga yung bata sa pagtutulak ng kanyang kart. Siyempre, hindi mawawala yung uniforme natin. At dahil magkikinder pa yung aking baby, kailangan natin ng bagong uniform. Mabuti at may mangkatahe dun sa aming barangay. Kaya, pumili ako ng tela, tsaka yung puting tela, para makatipid tayo. Ewan ko talaga po kung saan mas makakatipid tayo ha, pero feel ko lang kasi mas makakatipid ako kapag bumili ako ng tela at saka pinatahi ko na lang doon sa manangtahe sa amin. Ha? Ano daw? Basta, ganun na yun. Gusto ko magpatahe At nang dito na nga tayo sa bilihan ng mga tela, dito ako lagi bumibili kasi kompleto sila dito. Kung ano man yung mga kailangan mo sa pagtatahe, dito ka na bumili. Dito nga pala ito sa Iloilo City, kapag taga Iloilo ka, alam mo po. Lahat ng hinahanap mo, nandito na. Pero kapag yung jowa mo ang hinahanap mo, sigurado naman akong wala siya dito.
mahirapan, eh meron pala akong dalang sampo. Kaya eto na yung pera yung hanap ko. Tada! Ito na nga ay mababayad na tayo ng ating pinamili. At syempre, masunuring bata tayo eh. Umina din tayo. How are you? At dahil kulang pa ng sharpener yung baby ko, eh binitingnan ko na. Wala pala akong kasama nung pagbili ko ng mga tela. Kasi mas mabuting ako lang yung mag-isa. Kasi kapag kasama ko yung baby ko, eh siguradong lalakad na naman yung mga mata niya sa mga laruan. Dito na po nagtatapos yung journey ko sa pagbili ng mga requirements ng baby ko. Thank you sa pag-watch ng videos ko. And please like and subscribe my YouTube channel. Thank you!